Aray ko naman. Paborito ko po si paborito ko po kasi ang track and field nung bata pa ako. Kaya lang hindi naari, tanda na tayo. Taglit lang po. Okay, good morning. Welcome back to my channel. At magandang umaga ulit sa inyong lahat, mga ka-riders, especially mga ka-rusi, mga ka-arepay. Ito po. Ito, direct to the point na tayo. Katulad po nung naipangako ko 2 months ago na meron po ako sa inyong papakilala na baka sakali makatulong sa atin, isa po siyang riders ng ano po, ng Laguna Traffic Management Office. At magbibigay siya sa atin ng mga ilang tips sa tamang pagsakay sa motor, mga hand signal siguro sa motorsiklo, saka yung pinakahuli, yung pagbagsak sa motorsiklo pag bumangga, ano ba bang tamang pag-falling o pagbagsak. Kaya hintay-hintay lang po natin at parating na po siya. Sige po. Ito nga po pala si Kawasaki versus 650. Ito po ang kadalasang ginagamit ng mga highway patrol group natin sa pag-escort ng mga turista, pag-guide sa mga delegation. O sir, saan kayo pupunta? Andali lang. Ay, akala ko ako i-intervene eh. Yung pala, yung motor pala ang i-review mo. Ay, sorry. Pasensya na. Hindi ko mabiro. Kanina, gumisa na tayo. Okay, bago po tayo magsimula, papakilala ko po muna sa inyo si Sir Alexis Constantino ng Laguna Traffic Management Office. Siya po ang naisip kong tawagan, buti tawagbigyan po tayo. At alam ko po, mahaba na ang karanasan niya eh. Hindi ako nagkakamali, 11 years na po siya in service na pagiging enforcer po ng LTMO. Kaya marami po itong may share sa atin na personal na kanyang experience. At the same time, may mga maituturo din po siya sa atin na sa paggamit po ng motor po. Salamat po. Okay sir, ang ganda ng pwesto mo ha. Okay sige sir, ano na tayo? Unang katanungan ko po, ano po ba talaga ang tamang motorcycle riding position? Yung based sa experience ko sa pagmumotor, di ba kasi yung sa big bike saka sa underfoot, pero as much as possible, ang advice ko, kung ano yung pinaka-comfortable sa sarili mo, especially mga gantong motor, yung bahala yung takbo, yun na lang yung sundin nyo. For example, pwede ba natin gawin yung sample itong... Ay, of course sir, sigurado. Taking position, hanggat maaari, itong legs, huwag nyo ibubuka, huwag nyo ilagi nakabuka. Hanggat maaari, huwag nyo siya palabasin kapag ito ng flares ng motor. Kasi kalimita nakikita ko ngayon mga riders. Halos nakaganon, halos labas na yung mga paa sa ano ng motor. Ay sir, ano bang masamang epekto noon? Usually, pag nangyari yung mga hindi inaasahan na kagaya ng aksidente, kung nakabuka ka, bumagsak man yung motor, mas prone siya sa injury. Ayun. Kasi pwedeng tumama itong tuhod mo sa simento. Okay. O kung sa ano ba, sa pater, sa puno. O kung may kasalubong ano, na sasakyan. O pwede rin kung may kasalubong, mahagip yung tuhod mo. Hindi kagaya nung daan dito, either kung bumagsak to, so eto lang yung mga susugata, madadami. E di pag nahagip ang isang tuhod, one hood na lang, ano? Oo, ganyan na. Saka, yung dito. Sa bar end, okay. Handlebar. So, ito, kaya ito, design na ganito, kung napansin nyo, may yung mga handlebar, may nakaus yung mga ganyang bakal, for safety yan. Yan, dalawang yan, safety yan. Kasi kung bumagsak ka sa motor, dapat laging itong kamay mo, nakapasok dito. Pag bumagsak si motor, ito ang unang
madadamage okay. sa semento. So hindi madadamage tong kamay mo. So isa pa yung dapat naka-gloves ano pag syempre, para mamiwasan magkasan. Ano tapos eto, kagaya nito. Etong parang ano may sandalan. Oh, nilagay ko yung bag ko. Kung mga long drive mas advisable magkaroon kayo ng parang may sinasandalan para at least hindi kayo yung pag-iwang-iwang ang katawan. Kung na kayo, baka maging worst pa nga ng aksidente yan pag nasa low ride kayo. Hindi okay. Kayo nung nangalay na kayo nakaganon, so pwede nyo ihiga ng bagya yung ayun, para komportable. Komportable kayo. Kung wala naman kayo sandalan, siguro ina-advise ko, maglagay kayo ng bag. Hindi sa loob. Oh, o pag- naman, magsama kayo ng angkas. Tao na niyangkas nyo para pag kayo nangalay. Ayun, pwede nyo isandal yung katawan nyo sa kanya o para mag-dress. Okay, maraming salamat sir sa inyong tips. Sige sir, sunod naman tayo siguro dun sa mga motorcycle hand signal naman. Sige. Okay, okay ba kayo dun sir? Okay ba? Sige. Okay ba? May oras pa kayo? Meron pa naman. Ah, sige, salamat sir ha. Sir, pangalawang tanong ko, ma-review na yung mga motorcycle hand signal kasi marami na naman nakakaalam. Pero mas maganda siguro, i-review na natin. Ano nga ba sir ang umpisa ng sa hand signal? Yung sa hand signal, mga basic lang naman yung hand signal eh. So, yung pusin natin sa left turn. Okay. Although, yung mga motorcycle natin, dinisen siya na may mga signal light sa kanan at sa kaliwa. Okay. Just in case na napundi lang yung ilaw nasira, siguro, ilaw. So pwede natin siyang gamitin okay. na hand gesture kung signal tayo. Okay. So siguro left turn, ang sige. Pinaka-basic ay... Sige sir, sa likod ako para yung may kasunod na alam kung paano ang itsura. Sige. Okay, sige sir. Left turn. Nakababa sir yung ano-ano, yung naka-face down yung palad. Pwede rin ganun. Pwede rin ganun. Basta nakalinan ka sa left. Okay. Okay, sir. Yun namang opposite ng left is right. So, usually, ganito ang signal ng right turn. Ayan. Sir, bakit hindi kanang kamay ang gamitin? Kasi nasa tiling niya doon yung isang kamay. Okay, hindi pwedeng bitawan na lang. Hindi siguro. Kaya lang, ito lang yung pinaka-ano sa universal. Okay, proper. Proper. Okay. So, next natin yung stop sign. Sign. Okay. Sa motorcycle. Paano naman po yun, sir? So, stop sign is... Ayan. Bali ang kamay. Ayan, okay. So, nakabuka yung ano mo. Okay lang yan. Basta medyo nakaganyan ka lang. Okay. Okay, sir. Ano naman pong kasunod? So, next natin, dapat takbo ng long ride yung na tuling-tulingan ng biyahe. Okay, at paano po ang signal noon? So, pagano. Hindi ibig sabihin niya, sir, umovertake. Hindi naman. Hindi naman. Medyo... Ah, ibig sabihin, double time lang, parang ganon. Medyo tuling-tulingan natin at na-atrasado tayo sa oras. Okay. Ano naman pong kasunod? Yung kanina, yung pagano'n, speed up. Speed okay. up tayo. Kung medyo mapagalan naman natin, slow down. Galing sa taas, pababa. Ah, yan ang so, senya, sir, ng slow down. Okay. Slow down tayo, slow down. Okay. So, mahinahong takbo. So, yung next na signal natin, yung baka may naligaw. Okay. So, yung sundan nyo ako, follow me. Follow me. Ayan. Follow me. Bali pataas, sir, pataas ang oo, ano, follow ang me. Senyas. Okay. Parang sundan nyo ako. Okay. Follow the leader, yun. Okay, sige sir, salamat. Next natin, yung, kunyari, yung lead nyo ay, may gagawin o may ayusin o okay. maiiye o nalimutan niya yung ruta. Okay. So pwede niyang isenyas na ikaw muna ang mauna, ikaw muna ang mag-lead. Okay, paano sir yun? So isenyas niya is nakagano, nakaturo, punta doon. Para paturo pa, sa harap. Okay. So, galing sa taas. Paturo niya sa salikodan. Pauna. Pauna. Okay. Isenyas, ikaw muna ang umuna, ikaw muna ang mag-lead. Take the lead. Okay. Kung ibang sign. Ang next natin is kung sa dadaan na natin, kunyari may malubak, may mga balakid sa karsada. Construction, parang ganun. Construction site o road repair. Okay. O ganun. Signals natin is signalet. Tapos hindi ganun din. Ito nakaturo sa baba, ano sir? Tapos yung kabila,
nakatuwid din. Yan, yan ang sign, sir, na merong dadaan ng parang lubak, ganun. Lubak o pwede under construction na daan. Okay. O may mga balakid sa karsada. Ganun. Next natin is single file. Yung single file. So ganyan, single file. Ibig sabihin niya, kung marami kayo nasa likod, single file, para lang kayong magiging ahas. Isa lang, isang hanay lang. Isang direction, isang hanay, isang linya lang. Okay. Yung kasunod niya is double file. Okay. Well, naka-sign of peace, ayan. So, sabi niya, sir, pag dalawang lane naman yan, dalawang line, ang ibig sabihin na... sa room. Okay. Next natin, yung kung nagugutom na kayo sa biyahe, o nakakita kayo ng malapit na makakain, pwede tigilan. So, ganito yung sign niya para... Refreshment, ano sir? Refreshment. Sabi, makakain, mag-merienda. Okay, sir. Lunch din to. Yung sarayan nyo, tapos itabas nyo yung... Thumb. Yung lalaki nyo, ituro nyo lang sa may bibig. Okay. So, o, ganon. O, pwede rin i-ganon mo, tapos ganon. Okay. Para meaning to sa'yo, kakain. Oh, next natin yung for emergency purposes. Okay. Emergency purposes. Kunyari, long drive, may nakita kayo mga rider na aksidente o may nagkaroon ng banggaan. Okay. Walang umaanong Papa November Papa, nag-a-assist. PNP. Okay. PNP, sa moderate service. Okay, pag may nagde-diretso kayo at gusto nyo makakita ng may nakakita sa inyo ng malapit na kapasyan sa diretso. Hawak lang sa helmet, ano sir? Ay, itap ko lang yung helmet po tap. Okay. Last, yung medyo pinaka-importante sa lahat, syempre, hindi naman tatakbo yung motor kapag walang gato, walang gasolina, ano. So, may rider na paubos niyong gasolina, yung lead nyo, mawawala ng gasolina, o nagsasabi niya kung sino may gusto mag-gasolina. So, ganito yung sa inyo sa lang, o. Pag ano, ibig sabihin, pagpapagas. Pwede rin ba sir yung bago ituturo yung tangke? Ang yan talaga ang ano niya? As much as possible, ito yung... Ayan, yan ang official. So, ini-imagine mo nila, yung tangke, itong tiyan mo. Okay. Itong pagaliran mo. Kasi kung dito ka tuturo sa tangke, wala nang makakita sa'yo. Pag ginagano mo, sample. Yung mga kasama mo nasa rin, sasabihin ng mga kasama, ano mo ginagawa ni sir? Okay, tama. Ano mo yung tinuturo noon? O, nagpapatawa ba yun? Pag sa tagaliran, kitang-kita na kasi visible. Okay, sir. Kuling katanungan na, ano naman po kaya yung ano, yung sa tamang pagbagsak naman, pag halimbawang dumating sa pagkakataon na na-aksidente, paano po kaya naman? Ang may de-demo po ba, sir, ninyo? Dapat talaga, makita ng mga viewers mo yung actual na pagbagsak. Para okay. At least, alam nila yung gagawin nila, scenario. Eh, sir, sino kaya pwede mag-demo? Tingin ka sa paligid mo. Walang tao, sir. Meron. Ikaw at ako. Eh, alam nga naman, ako pa ang mag-demo. Sir. Ako nga ang ini-interview mo. Siyempre, ikaw ang mag-demo. Sige, sir. No choice. Ako na nga. Kayo na nga lang, sir. Ang cameraman naman. Okay. Sir, kailangan ng helmet. Siyempre, yan ang first and foremost na kailangan ng rider. Kailangan pa ba, sir, sumakay sa motor? Hindi na. Kasi... baka magasgasan yung maganda mong motor eh. Pwede naman natin gawin imaginary na lang na nakamotor ka eh. Paano sir ang gagawin? So imagine mo, nakasakay ka sa motor. So, hindi nga ganyan eh. Di ba sabi ko, hindi dahil nakabuka ka ang ano. Gatare, ipitin mo, nakaganon. Yan! Riding position. Tapos bababa mo pa. Yan, ayos yan. So, pag sinabi kong bank to the left. Bank to the left. Okay. Sige. Bang to the left, bang! Yung bagsak mo, mali. Kasi imbis na ang ibagsak mo, balikat, inuna mo yung siko. So, kung yan yung maanong aksidente, malamang durugan siko mo. Kasi yun ang tumamang nakita ko sa simento eh. Take two natin. At hanggat maaari, hips, shoulder, itong likod na shoulder, at wag na wag mong itatama ang helmet mo sa simento. Kailangan presence of mind. Okay, sir. Okay.
Bang to the left, bang. Kulang pa ng konti. Medyo yung tumatama, nag-extend pa rin yung left arm mo eh sa ground eh. Siguro gawin nating take 3, isa pa. Grabe, sir. Oh. Pagod ka na ba? Hindi pa naman. Okay, okay. Last na to, sige. Wait, perfectin mo kasi para sa mga viewers mo to eh. Rider exercise, bang to the left, bang. Ayun oh. Tinuon mo yung palm ng kaliwa mo. So hindi yun pwede kasi kung ang aksidente ay malakas ang impact, nadali na yung kamay mo. Anong tama, sir? Yung ako, makikitaan kita. Para saan yan, sir Gulong? So ito yung iyaan natin yung motor mo, nakasahin ko kunyari sa motor. Okay. Kung malinis yung nakuha ko. Sige lang natin, ha? Okay, sir. Kaya ko pa, kasi matagal na panahon na eh. Okay. So, palpa, kasi yung palpa. Yan. Okay. Parang rider exercise na ang ginagawa. Okay. Okay. Bang to the left. Bang. Bang. Kailangan ganyan sira posisyon. Ayun. So, let's mali. Ibig sabihin, naano ka pa rin sa motor mo? Wag bibitaw sa motor. So, ito ang babagsak mo. Tapos, hindi ko ito tinuon. Okay. So, ganun pa rin. Shoulder. Ito, huwag mo itatama sa simeto. Hindi okay. Pwedeng... Eh, paano sir? Pag malakas ang impact talaga. Hindi... Presence of mind. Okay. At least, alam mo yung gagawin mo, una mong gagawin, kapag may sakuna. Okay. Kaya tinuro yun. Sige, sir. Ayos. So, pag ganito scenario, baka ito. Nga, bumagsak tayo. Okay. Yan. May parating na sasakyan. Okay. Kasi nga, halimbawa, hindi natin inaasahan, may kasunod tayo. Ano po ba tamang gawin? Ang pinaka maano, kasi kung nakabagsak ka ng ganyan, ibig sabihin, nakasakay ka, nakaano ka pa, hindi ka pa nakaiwalay sa motor mo eh. So kung sa tingin mo, may paparating pang vehicle towards to you, papunta sa'yo, at pakiramdam mo naman, hindi ka gaano na fracture o something sa katawan mo, so much better, iwan mo si motor, tapos mag-lean on ka o lumayo ka sa kanya, papunta sa lugar na hindi ka natatamaan nung sasakyan parating. Pinaka the best, mag-roll ka na lang papalayo. Paano, sir? So yung kamay mo, lagay mo sa i-cross sa chest mo yan. Tapos presence of mind, umikot ka na lang ng palayo sa karsada. Ayan. Yeah, wag mo din iyan yung helm mo. Yan. Tapos kung alam mong safe na, wala na, malayo ka na doon sa inaakala mo magiging cause pa ng pagkabangga mo, huwag ka kaagad tatayo. Kasi hindi natin alam doon sa pagsak mo kung may na-fracture sa ulo mo o something sa'yo, mas better pakiramdaman mo lang yung sarili mo. Ang ina-advise ko, hintay natin magkaroon ng medic para lang safety lalo. Paano kung may paparating pa uling sasakyan sa nagulungan ko? Oh, edi pinakamabalis mong gawin is umikot ka uli. Pabalik. Oh, iwasan mo uli siya. Sampulan mo uli. Ganun na. Oh, sampulan mo. Ayan. Pero pag ginawa mo yon, ginagaranti ako sa'yo, ikaw na ang pinakamalas na tao sa araw na yon. Yan ang pinakadabes na explanation sa nangyari sa'yo. Okay, okay. Okay, sir. Ano naman po ba ang gagawin? Halimbawa, ito lang po sa personal experience ko po. Ano ha? Pag halimbawang biglang preno, nag-dive ka, nauna ka sa motor, ano naman magandang pagbagsak ang gagawin pag ganun, pagkakataon? Alam mo, yung tanong mo, na-experience ko yan eh. One time, yan yung pinaka-major na accident na nangyari ko. Nangyari sa akin. So, pag nangyari yun, wala akong napaghandaan eh. Gawa ng biglaan. Okay, sir. So, that time na nabangga ako, naramdaman ko lang, wala ako sa motor, lumipat ako sa kabilang linya na doon. Sa kabilang tana ako doon. Okay. So, yung kabady ko, sa likod, kinainin niyo yung kabilang karsada, kasi lumipat na ako ng tapon ko sa pasalubong na sa akin eh.
So, hinarang niya lahat yun. Okay. Pinarada niya yung motor niya, kinain niya, ibinarander niya, para lahat ng sasakyan na papapanik, hindi na ako mababangga. Okay. Yun yung pinakamagandang ginawa ng kabady ko. Pwede ko ba siya shoutout? Sige sir, shoutout. Shoutout nga pala sa kabady ko noon. At the same time, kumpare ko, paring Ray Ocampo Estrada. Okay. Mabuhay ka, pare. Okay. Nakapagod. Sana po may kahit paano may natutunan po kayo, may nakuha po kayong mga ideas o lessons sa tulong po ng ating kasamahan na si Sir Alexis. Okay, bago po tayo magtapos, shoutout muna po sa Laguna Traffic Management Office, especially sa kanila pong hepe, kay Sir Chief Marino Garcia. Tapos kay sa mga riders po nila, si Joseph Aguilar, Warren Dito, Ricardo Hinon, Dennis Castillo, Raisan Aquino. Kaya sa lahat po ng staff ng Laguna Traffic Management Office, mabuhay po kayong lahat. Okay, shoutout din po kay Sir Dan at Randy Moreno, Rap Rap Nunez at Leopoldo Francisco Jr. ng Unified Concern Volunteers Organization o yung UCVO ng Talon 4 Chapter ng Las Piñas ID. Good luck po sa inyong mga seminars. Shoutout din po kay Jabs TV. Salamat po. Kay Mac Bautista. Kay Moto Daddy TV. Kay Hana o Hans Oka. Kay Friend Moto. Magandang hapon, pre. Kay Ray Moto. Shoutout din po. Kay Mista Bombastic. Okay, more power to share sa'yo. Kay Ganis Adventure Motovlog. At kay Zombie X1 Motovlog. Salamat po. Okay, Sir Alexis, maraming salamat po. At naabala ko kayo sa budit may oras kayo. Sige, Sir, salamat po. Ingat po kayo sa inyong mga biyahe. Like, comment, and subscribe na po sa ating channel. Maraming salamat muli. Bye!